Aaminin ko sa inyo, dati, medyo naingit ako sa mga English preachers. Sabi ko, gusto ko rin maging ganun, you know. Kaya, believe me, binalikan ko yung mga English lessons namin nung high school, nung college, at nag-self-study ako sa internet. Totoo. And then I realized, aba, yes, I can preach in straight English, pero not as effective as them. Hindi tuloy-tuloy, hindi mabilis. Minsan may mga interval na, you know, truly, what should I call it? Ganon. Minsan sumasamid pa. Kunyari, may bumara lang, pero sa totoo, hindi na alam ang sasabihin. May mga jokes ako sa Tagalog. Kapag ini-English ko na, hindi na nakakatawa. At may mga binibitawan ako sa Tagalog na matindi ang datingan. Kasi may rhyme. Kung mapapansin nyo, yun ang gusto ko yung may rhyme. Amoy himagsikan, humihingi ng katarungan. Ngan, ngan, ngan. O, diba? Iba yung datingan. Pero kapag tinatranslate ko na sa English, lanang dating, lalong-lalo na kapag wala ng rhyme, ang alam ko lang na may rhyme in English ay simple follow, you cannot instruction, how can you graduation? O, akala nyo, kayo lang pwedeng mag-English. So at one point, medyo nasad naman ako. Bakit hindi ako maging katulad nila? Mas marami sana akong audience na marireach. Until one time, I somehow heard God telling me, Father Fidel, iba ka sa mga English preachers na yan. Bagamat pareho kayong ginagamit to tell the world of my love, iba yung style mo sa kanila. Iba yung banat mo sa kanila. Iba yung package mo. Iba ang audience mo. Iba ang influence mo. So yes, be inspired by these preachers, but don't try to be exactly like them. Because I have my own plans for you as I also have plans for them. 1 Corinthians 12, verse 13. Sabi ni St. Paul, we have been given to drink of the one Spirit. Lahat tayo pinainom ng isang Espiritu. So, ibig sabihin, ang Espiritong nasa iyo ay Espiritong nasa akin at Espiritong nasa lahat ng tao. Alam nyo ba ng Espiritu Santo ang siyang nakapagbibigay sa atin ng mga kakayanan at talento? Kung ito ay tinutulad ni San Pablo sa tubig, ay itulad din natin sa tubig. Halimbawa, may baso ka, may garapon ka, may tabo ka, may timba ka. Pare-parehong tubig, pero iba-iba ng hugis. Bakit? Sinusunod ng tubig ang hugis ng lalagyan. Pare-parehong Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga talento, pero kung bakit iba-iba tayo, ibang-iba't lalagyan tayo. So please, listen to me. Hear this. You are unique. Wala pang nilikha ang Diyos na katulad mo bago Kanya likha sa mundong ito. And when God created you, itinapo na niya ang hulmahan mo. So there will never be another you. Kung pwedeng may lumitaw na, mas pogi, mas maganda, mas masintahin, mas responsable, mas funny, pero walang lilitaw na eksaktong-eksaktong katulad mo. Eksaktong katulad mong mag-isip, eksaktong tulad mong dumiskarte, eksaktong tulad mong magpatawa, eksaktong tulad mong magsalita, eksaktong tulad mong magmahal. Wala. So you are special in the eyes of God. And you have something special to offer in this world. Na kung hindi mo gagawin, then this world will not be as bright as it should be. Kaya, huwag mong piliting baguhin ang tunay mong sarili para lamang mag-fit sa nakararami. Kasi pwede kang mag-fit outside, lalo na kapag magsusot ka lagi ng maskara, but never inside. You will never be comfortable. You will never be truly happy. Para kang isang ibon na nasa hawla, pinagmamasdan ng mga bisita. Gandang-ganda sa'yo. So in the process, parang natutuwa ka kasi gandang-ganda sila sa'yo. Pero sa loob mo, hindi ka masaya sapagkat alam mo, hindi ka para sa hawla. Dapat lumilipad ka. Dapat nasa gubat ka. Kahit walang ganong nakakakita, kahit walang ganong nakaka-appreciate, ikaw ay ikaw. Doon ka. Mas magiging masaya. Huwag kang maingit sa iba. Kasi kung meron ka, kung meron sila na wala ka, meron ka rin na wala sila. Kayo bang mga magulang, okay lang sa inyo na may napag-iiwanan sa mga anak ninyo? Hindi.
Kung meron yung isa, meron din yung isa. Lucas 11, versikulo 11, kung kayong mga makasalanang ama ay ganyan sa inyong mga anak, how much more your Father in heaven? Kung wala ka ng talent niya, kung wala ka ng meron siya, kung hindi ka kasing galing niya sa ganong larangan, ibig sabihin, hindi mo kailangan yon para ikaw ay maging fulfilled at maging masaya. Kasi kung kailangan mo yon, edi sana nasa sayo na yon. Hindi po pwedeng magkamali ng paglikha sa iyo ang Panginoon. Nasa sayo na ang lahat ng kailangan mo upang maging fulfilled at masaya sa mundong ito. Upang magkaroon ka ng marka sa mundong ito. Kinakailangan mo lamang magpakatotoo, i-discover mo kung ano ang kaya mong gawin at pagbutihin mo ito. Hindi ko alam kung naka-experience na po kayo na umattend ng parang art exhibit, yung may mga paintings at yung may mga ukit. Siguro na-experience ko na hindi masyadong familiar sa mga ganito. Minsan, may nakita ko, ano to, 1,000,000? 1,000,000 guhit lang na ganun? Eh, kaya ko rin gawin yun na. Ay, hindi mo kayang gawin yun. Hindi mo kayang gawin yun. Siya lang makakagawa nun. At hindi mo po pwedeng pintasan. Bakit ganito yung kulay nito? Mas maganda kung red ito. Mas maganda kung matingkad ito. Bakit? Napaka-light ng kulay nito. Bakit jumble-jumble ang mga Ay, hindi mo pwedeng sabihin yon. Kasi pwedeng pangatwiranan yon nung may gawa at may ukit nun. Ang unang-unang masasaktan kapag pinintasan mo yung artwork na yon, yung artist nito. Kapatid, ganun din ang Diyos. Obra maestra tayo ng Diyos. Siya ang unang-unang nasasaktan kapag pinipintasan mo yung sarili mo. Kapag sinasabi mo sa sarili mo, makasalanan ako, hanggang dito na lang ako, wala akong silbi, wala akong mararating sa buhay ko. Ang unang-unang nasasaktan ay ang Diyos. Kapag naniniwala ka sa mga negatibong sinasabi sa iyo ng ibang tao, hindi sila ang may likha sa iyo, ang Diyos. At hindi siya pwedeng magkamali. Nag-isa ka lang. At kung nag-iisa ka sa mundong ito, lahat ibibigay niya na wala din kahit pinsan ng iba o kahit papaano eksakto ang iba para marating mo ang maganda niyang plano para sa iyo.